Magandang araw mga kabiyahe. Maaga nga kaming umalis ng Bulacan at nagpunta kami dito sa Calamba City, Laguna, dito sa Camp Vicente Lim sa National Fire Training Institute para mag-conduct ng seminar sa ating mga magigiting na men and women in uniform, sa ating mga magigiting na lingkod ng bayan o ang ating mga Bureau of Fire Protection. At lalagi nga kami rito ng 3 araw dahil 3 days ang itinatagal ng isang seminar. SOC Leap Level 1 para sa ating mga fire trainee. Ang layunin nga nito ay makapagbigay ng moral and spiritual enrichment para sa ating mga lingkod bayan. At isa nga ang aming team na Anawim of the Lord na naatasang magbigay ng mga lecture sa ating mga magigiting na bumbero, ang ating mga Bureau of Fire Protection. Under the supervision of the Military Ordinariate of the Philippines, Proclamation Number 62 at Executive Order 319 para sa National Moral Recovery Program ng Pamahalaan. Ang Soldiers of Christ Movement ay tinatag dito mismo sa kampo noong 1978. Ako natutuwa sapagkat 2 taong bago may tatagin natin at ngayon ng Soldiers of Christ Movement noong 1980. Ang nagtatag niya na si Colonel General Cruz na matay na noong pamahalaan niya. General Raymond Cruz, dito mismo yung tinatag. Mula nung may tatag yan, palagi nagkakaroon ng soft signals dito sa kampo nito, sa police, sa fire. Tuloy-tuloy yun. Pero nung ma-pandemic, ang naimpo siya, maka pa ngayon parang ang pandemic naimpo siya, because of certain developments, ang pinag-usapan, paano ba maglingkod sa kapwa? Yun ang pag-usapan natin. Ano man ang religion ninyo, the objective of this call is to make you the best person that you can be. Kasi pag-usapan natin, paano ba ang tamang pag-ibig ko? Ang bumuo sa gobyerno ng Pilipinas ay iba't ibang sekta, iba't ibang reliyon ng mga nililigod sa gobyerno. Saan sila nagkakaisa sa uri ng pag-ibig ko? Iyon ang pag-usapan natin dito. Na kailangan yung pag-ibig ko na ayon sa doktrina ng ating Panginoon. Yun ang dapat natin gagawin na dapat sana ang bawat isa makapagalang kaisipan. Ng pagpapakuli sa Panginoon, ipapakita natin sa ating magbuking gawa. Doon natin siya dapat pinupuri. Nakikita sa atin yung magbuking gawa. Okay, to be to the seminar director, Brother Carlito A. San Mateo of Anawim of the Lord Apostolic Team, in my capacity as the chief academics, through our director, with the guidance of our director, our senior superintendent, Christine Picula, I now turn you over the 76 participants of the Fire Basic Recruit Course Class Number 2024-1-2A, Eco Fast Track and Golf Company, to your jurisdiction, under your jurisdiction, from this day, 16 August, until again to our center director, Brother Carlito San Mateo, as your asignado po, Alega Signancer, and to all the members of the Soldier of Christ team, I welcome you, sir, no, in this seminar, and pasalan po ako na nabalik itong, no, nabalik itong Soldier of Christ, patatala na ako din po, and service. Embrace this time to reflect on your journey, share experiences, and learn from one another. Remember, this seminar is not just about acquiring knowledge, it's about building a foundation for your role as a soldier of Christ. Approach this experience with an open
We look forward to witnessing the positive impact this seminar will have on your lives. Thank you and good luck on your seminar. Ang Soldiers of Christ Movement ay tinatag dito mismo sa kampo ng 1978. Ako natutuwa sapagkat dalawang taong bago may tatagunakin ang member ng Soldiers of Christ Movement noong 1980. Ang nagtatag niya ng si Colonel General Cruz na matay na noong pangalaman niya. General Raymond Cruz, dito mismo ay tinatag. Mula nung may katagyan, palagi nagkakaroon ng soft signals dito sa kampo nito, sa police, sa bayan, sa kasagin. Tuloy-tuloy yun. Pero, nung ma-pandemic, na-impo siya, maka pa ngayon at bagong pandemic na-impo siya, because of certain developments. At natuto ako ng pagkasalamat ko sa kanya sa pagkakabalik na yun ang sunod sa Christ Movement. I share the feeling mo sa Nito Regano. Check lang yun din sa shop. Ang pinag-usapan, paano ba maglingkod sa kapwa? Yun ang pag-usapan natin. Ano man ang religion ninyo, the objective of this call is to make you the best person that you can be. If you are a Muslim, this institution's objective is to make you the best Muslim that you can be. If you are a Christian, the institute's obligation or objective is to make you the best Christian that you can be. Kasi pag-usapan natin, ano ba ang tanong pag-ibig ko? Ang bumuo sa gobyerno ng Pilipinas ay iba't ibang sekta. Iba't iba ang religion ng mga nililigot sa gobyerno. Saan sila nagkakaisa? Sa uri ng paglilingkod. Iyon ang pag-usapan ng paglilingkod. Kinakailangan yung paglilingkod na ayon sa doktrina ng ating Panginoon. Yun ang dapat natin gagawin na dapat sana ang bawat isa makapagkakaisipan na pagpapakuli siya Panginoon ay pagpakita natin sa ating magbuking gawa. Doon natin siya dapat pinupuri. Nakikita sa atin yung magandang gawa ng Panginoon. So yun po, huwag kayong magalala doon sa pag-alala ng ating ministry. Iba yung man ang ating mga religion, isa ka ang pagkukuhin natin. Paano kayo magiging ito? Kasi pagbalik nyo sa inyong sasyon, magiging ito kayo. So, ready na po ang magbibigay nito ngayong gabi. Wala po ba kundi ang aming kasama sa anoy ng Lord para sa kanyang invitation ng Brother Israel, Brother Alexi Dizon. Abay, tumayo po tayo ha. Lahat po nagkabahay nito ay sinisimulan sa panagamit ng parahay. Hindi natin ang biyaya at ang buong Diyos. Amen. Sa pangalan ng mga Espiritu Santo, amen. Hindi na po, pwede na po tayo po. Sa pangalan ng mga Espiritu Santo, amen. 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 Sa pangalan ng m
After the seminar na ito,
marami akong na-realize at ang bagay, lalo na sa pagtuwal sa pamilya ko. Hindi pa uli ang lahat upang bumawi sa pamilya natin. At parang tulong ko ito, seminar na ito, upang parang sa lalong mapalapit tayo kay God. What will I do after this SOC seminar? Isa sa puso ko ang mga natutunan ko dito sa SOC seminar hanggang sa pagganda. I-share ko itong magandang kaalaman at papapatagin ko palalo yung faith ko ay God. Maraming salamat po sa inyo lahat at babawalin po namin itong magandang biyaya. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pinatawagan ko po si Parvini Danilo Vera Jr. Mula na lang sa ating lahat, I am Parvini Danilo Vera, Rico Tula. Who am I before this SOC seminar? Ako ay isang simpleng tao lamang na may hangin at may takot sa Diyos at may malakas na pananampalataya, tao lang naman na nagkakamali at may kasalanan. Who am I after this SOC seminar? Mag-isip na tama bagong audition sa mga gagupanan, tatahakit sa buhay. Dito ko na-miss ang mga parents ko, in times na sinusubukan ko sila, gusto ko silang yakapin at magbigay ng patawad. Dito ko naramdaman na tunay na kalagaan ng mga paniniwala sa Diyos na may kasama tayo sa buhay at lagi tayong ginagabayan. What will I do after this SOC seminar? Gusto ko ibahagi itong natutunan ko sa seminar sa ipaladanap ang mabuting salita ng Diyos para sa maliwanagan ng kanilang gusto ng isipan. Exciting and enjoyable our upcoming moments ko po sa Soldiers of Christ movement. Exciting and enjoyable ang nakakaya. Sana marami pa kayo matulungan at bigyan pa kayo ng pakas na pangangatawan at ilayo po sa kapahamakan. Maraming salamat po. Palapakan po natin si Quiet Cleaning, Maanto John Ray. Good afternoon po mga sisters. I am Quiet Cleaning John Ray Bradlock from Video 2. Who am I before this SOC seminar? Before this seminar, 6 years ago, I really planned going to Kingsway Church at my mother's guy. But after graduation and at my first job, I rarely went to church and my faith really got the feelings of the burning feeling of Holy Spirit inside. Who am I after this SOC seminar? But after this seminar, the nostalgic feeling, the burning feeling of Holy Spirit inside was lighting up once again. I hope that these feelings will grow again. What will I do after this SOC seminar? After this SOC seminar, I think to continue my service to God, develop this feeling, the burning feeling of the Holy Spirit. Comments. Keep up the good work, officers. More power to you all, and God bless you. To the first director po of Hanawin of the North Apostolic Team, Brother Carlito A. San Mateo, sir. Sir, thank you very, very much po. Your dedication to fostering spiritual growth and moral integrity is truly inspiring. The insights shared during the sessions have left a lasting impact. Tama ba? Encourage our students to deepen their faith. Na-deepen ba? Mahalin po ba mananampalataya? And strengthen their bonds. Thank you for your commitment to empowering the trainees and their spiritual journeys. Your efforts are making a significant difference in their lives. Maraming maraming salamat po and expect po na yung mga ibang kalungunan, mga ibang batalyon, no? Yung kung pwede nga lang po, maraming maraming salamat po sa tulong ninyo, sa pagbibigay ng moral and spiritual enrichment sa mga trainees po namin. Thank you very much. Sana po, nagustuhan ko po yung nasabi mo sa sana ay bigyan pa kayo ng mahabang buhay ni Lord para sa pag-
ng spiritual enrichment po dito sa NFTI. Thank you very much po. Sana nga na kung itong release na to ay nagkaroon kayo ng deeper understanding po na makilala si Lord, makilala ninyo ang sarili ninyo, and hanggang mag-graduate po kayo, sana ay madala ninyo yung mga aral, yung mga natutunan ninyo sa mga speakers po na hanapin at saka naman ang mga sarili. Thank you very, very much. And congratulations to you. Dahil sa naging maganda ang resulta at bunga ng programa ng SOC ay naatasan na rin na mag-conduct ng mga seminars sa Philippine National Police Academy, Bureau of Jail Management and Penology at Bureau of Fire Protection na nagsasanay sa iba't ibang training centers sa buong bansa. 1998 na itala ang SOC sa Securities and Exchange Commission, kaya ito ay naging korporasyon at tinawag na SOCMI or Soldiers of Christ Movement Incorporated. 2001, higit pang pinag-ibayo ang lakas at sigla ng SOC nang ipahayag ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Proclamation Number 314 para sa moral values formation ng mga kapulisan at tauhan ng military.